Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kadagit na palagi nagsusubscribe at palaging nakikinig sa ating mga istorya. Sa araw na ito ay tampok ko na naman sa inyo ang isang napakagandang istorya na tiyak kong kapupulutan ninyo ng aral, motibasyon at inspirasyon. Kaya naman po, simulan na natin. Bata pa lang ay malaki na ang ilang ni Celine sa panganay niyang kapatid na si Karel. Palibhasa ay palagi siya nitong nilalait at pinagsasabihan. Lahat na lamang ng ginagawa niya ay pinupunan nito. Kaya naman habang lumalaki ay nakakapagtanim siya ng galit sa kanyang ate. Narong sabihin itong magpapahit na siya dahil lalong lumalapad ang kanyang muka. Sinasabi rin itong mag-aral siya na mabuti. Dahil hindi siya kagandahan at kailangan niyang maging matalino upang hindi maliitin ng mga lalaki. Napakalayo rin ang itsura niya sa kanyang ate. Kamukha kasi siya ng kanyang ama na moreno at bilugan ng ilong, samantalang si Karel ay carbon copy ng kanyang inang mistisahin. Kaya naman bata pa lamang si Karel ay kumikita na ito ng pera. Lumalabas ito sa ilang mga commercial gaya na lamang ng shampoong pambata at candy. Isa pang kinakainisan niya ay ang pagiging palaaway niya ng kanyang ate. Halos lahat na yata ng kapitbahay ay nakasigawan na nito. Ultimo mga tricycle driver sa kanilang lugar. Celine, ang ganda talaga ng ate mo. Ang layo sa itsura mo. Pang-alas ka sa kanya ng best friend itong si Cleo. Nako, akala mo lang yun, ang itim-itim kaya ng kilikili niyan. Naiiritang saad naman ni Celine. Hala, grabe ka sa ate mo. Natatawang saad naman ni Cleo. Totoo naman eh, maitim talaga ang kilikili niyan, pagkakaitim-itim. Ewan ko na lang kung may manligaw pa dyan. Pag nakita ng mga lalaking nagkakandara pa sa kanyang maitim niyang lihim, daig pa niya nagbubuntis sa itim ng mga singit-singit. Pang-insulto naman ito sa kapatid. Napapansin naman ang kanilang kapitbahay na lalaking si Benjamin ang pag-iiba ng kilos ni Karel nitong mga nakaraan linggo. Tila wala itong ganang kumain. Nagsusuka at kadalasa ay nakahilata lang ito o kaya naman ay tulog. Ma, check mo si ate. Parang buntis eh. Ang payat tapos ang laki pa rin dyan. Uwi ka ni Benjamin sa ina. Baka naman magkakaroon lang. Ganon kami mga babae. Pag malapit ng datnan, lumalaki ang puson. Nag-aalala na ng gusto si Aling Rosita. Ngunit pilit nitong itinatanggi sa anak at sa sarili ang isang bagay na halatang halata na. Pinasadahan niya ng tingin ang cabinet na naglalaman ng kanilang mga supply gaya ng pasador at mga shampoo. Walang kabawas-bawas ang pasador na pirming ginagamit ng panganay na anak. Ang kay Shelo naman ay ubos na. Lalong kinabahan si Aling Rosing. Maya-maya ay nagulat siya ng lapitan ng anak. Ma, buntis po ako. Sad nito habang tila namumutla at mangyak-ngyak na. Pananagutan naman daw po ako ni Dexter, ma. Hindi malaman ni Aling Rosita ang gagawin. Walang hiya kayo. Ang kapal na mukha niyo, Karel. Nagkakandakuban na ako sa pagtatrabaho. Ang ama mo, sa Saudi. Hindi na magkamaliw. Tapos ikaw, kay aga-aga mo lumandi. Ni hindi ko man lang alam na siyota mo si Dexter. Puro porma, puro papogi. Ano, may pangkakain niyo ba yan? May pang bibili niyo ba yan ng gatas at diaper? Takot na takot si Karel sa ina. Nito lamang niyang nakitang maggalit ng ganoon ang kanyang ina. Kadalasa ay malumanay itong magsalita at napakamaunawain nito. Inawat naman kaagad ni Benjamin ang ina. Mag-usap-usap tayo mag-iina. Matatandaan tayo. Madadaanan pa naman to sa usapan eh. Nasanay ang ina sa kanilang patakaran sa bahay. Kung magkamali ang isa ay damay ang lahat. Ginawa niya yun upang magtulungan ng mga anak sa mga suliraning kanilang hinaharap at aharapin pa lamang. Gusto ng kanilang mga magulang na hanggang sa paglaki ay magtulungan ang mga ito. Nakatapos naman ang pag-aaral si Karel. Political science ang kurso nito. Galit na galit ang amang si Mang Virgilio nang mabalitaan na maagang pagbubuntis ng anak. Ang linaw ng kanilang usapan ay siya ay kukuha ng kursong abugasya. Ngunit tila naglaho na ang pangarap nito para sa anak. Ma, anong kinalaman namin ni Kuya Benji sa mga pagbubuntis ni ate?
Kasama ba nila kami nung ginagawa nila yan? Imbis na maawa sa kapatid ay tila natutuwa pa si Celine sa kalagay nito. Itigil mo muna nga yung bibig mo, Celine. Palibase, inggit na inggit ka sa ate mo noon pa. Anong klaseng ugali yan? Buntis si ate at bawal siya ma-stress. Pananawain ni Benjamin sa bunsong kapatid. Hindi sa masama ang ugali ko at hindi ako niinggit kay ate. Anong kahinggitan ko sa kanya? Tignan mo nga siya ngayon. Palibase, maldita at laitera kaya nakakarma. Uwi ka ni Celine. Tila nilalaksan ito ng gusto ang boses niya upang mapilitan si Carol na siya'y sagutin. Ngunit salip ay nakayuko lamang ito at iyak ng iyak. Tumigil na kayo. Wala akong magagawa. Carol, doon ka manirahan sa pamilya ni Dexter. Bigyan niyo muna kami ng kahiyan ng papa niyo. Giit na sabi ni Aling Rosita. Awang-awa ito sa anak ngunit kailangan niya itong taysin. Kailangan di mapatunayan na nobyo nito ang pananagutan niya ang bata at pati na rin si Carol. Halos mapalundag na lang si Celine nang pumasok siya sa kanyang silid. Sa wakas ay may sarili na siyang kwarto. Wala na siyang kahati at wala na rin magagalit kahit magkalat siya doon at magpapasok ng mga kaibigan. Seryoso naman si Dexter sa nobya. Na malamang buntis ito ay pumasok ito sa call center upang makapag-ipon. Kahit ang mga magulang ng lalaki, botong-boto naman kay Carol. Kaya't suportadong suportado nila ito. Lumipas ang ilang buwan at nabalitaan ni Aling Rosita na nanganak na nga ang kanyang anak. Sabik na sabik itong pumasok ng bahay upang ibalita ito sa mga anak. Lola na ako! Samahan niyo ako sa ospital! Gusto kong makita ang apo ko! Nakasimangot naman si Celine. Malamang ay nakalimutan na ng ina ang lahat ng kahihiyang inabot nito. Wala itong ginawa kung hindi ang ipagmalaki ang kanyang ate. Ngunit nabuntis lamang ito agad pagka-graduate. Sasama ko, ma. Gustong gusto ko rin makita ang pamangkin ko. Pinagpapawisan ang kamay ko. Di ako marunong humawak ng baby. Excited na tugon naman ni Benjamin sa ina. Agad na umalis sa mag-ina at tumuloy na ng ospital. Habang si Celine naman ay nagmamatigas na hindi sasama. Gulat na gulat si Carol na makita ang mga ina at kapatid sa ospital. Hanap ito ng hanap kay Celine. Hindi naman makasagot ang mga ito. Ang cute-cute na nga po ko. Maluwa-luhang saad naman ni Aling Rosita. Ate, mahal na mahal mo nga si Celine. Tignan mo naman. Kamukha-kamukha siya ni baby. Natatawang saad naman ni Benjamin. Oo nga Benji, siguro dahil malaki ang sakripisyo ng ate niyo kay Celine, kaya naging kamukha niya ang baby Lara. Inaaway pa niya lahat ng kapitbahay at mga tricycle driver na nagsasabing hindi raw gaya niyang napakaganda si Celine. Sagot ni Dexter sa bayaw. Nagulat ang lahat ng pumasok sa silid si Celine na nakataas pa ang kilay. Anong sabi mo, Dexter? Celine, namiss kita, bunso. Yakapin mo naman si ate. Wow, okay ka lang ba? O epekto lang yan ang mga panganganak mo? Maya-maya ay narinig niyang umiyak ang pamangking si Baby Lara. Nilapitan niya ito. Grabe ang pagkakahawig niya dito. Natatawa pa si Celine na makita ito. Kamukhang kamukha namin ni Papa. Nilalait-lait mo kasi ako eh. Celine, napaka-special mo sa ate mo. Kaya nga overprotective siya sa'yo. Noong pinapanganak ka ay may butas ang puso mo. Walang-wala pa kami noon ang Papa mo. Ang ate mo kahit mahihiyain ay kinapala na mukha at nag-audition at nagpa-BTR. Gusto daw niyang kumita ng pera upang mapa-operahan ka. Awa ng Diyos, napakaraming kumuhang direktor sa kanya at sobra-sobra pa ang kinikita niyang pera pang pa-oper sa'yo. Naluluhang kwento ng ina. Halos napatigil ang mundo ni Celine sa narinig. Ang ating kinakainisan at halos kamuhian niya na ay mula pagkabata ay pinagkakautangan pala niya ng kanyang buhay. Agad niya itong niyakap na mahigpit at humingi ng tawad. Ate, bakit kasi hindi mo sinabi? Kailangan pa bang ipagmalaki yun, bunso? Mahal na mahal ka namin. Gagawin namin ang lahat para sa'yo. Ganyan tayo pinalaki ni na mama at papa. At nagyakap pa na nga ang mag-iina. Humaling na humaling ang mag-iina kay Baby Lara. Akala may bumalik sa pagka-baby si Celine. Hulmang-hulma ang mukha niya sa pamangkin.
Anuman ang dumating na suliranin, ilang away man ang pagdaanan, hindi pa rin makaikakailang mahal na mahal natin ang ating mga kapatid. Ano ang aral na natutunan nyo sa kwentong ito? I-comment nyo naman po sa baba ng ating video at atin niyang babasahin at pupusuan. Maraming maraming salamat po. Ito ang Dagit TV, nagpapaalam.